Ayan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer John Diguia. Welcome back to my channel. So, sa video nito, pag-aaralan natin ang patungkol sa pressure vessels na under ng subject na strength of materials. Kung sa aspeto ng mechanical engineering, ito ay under ng machine design subject. So, meron tayong dalawang types ng pressure vessels. We have the thin-walled or low pressure vessel. At yung pangalawa ay thick-walled or high pressure vessel. So sa video na to, uunahin natin pag-aralan at isolve ang mga following problems patungkol sa thin-walled pressure vessels. Okay? So sa next video na lang ang patungkol sa thick-walled. So dito, hindi ko na masyadong elaborate yung mga basic fundamentals ng mga pressure vessels sapagkat dadako tayo mismo sa problem solving upang mas maunawaan nyo nang maayos ang way na pag-solve nito dahil karamihan ng mga problem na lumalabas sa board exam under strength of materials or engineering sciences or specifically machine design sa mechanical engineering is karamihan pressure vessels. So unahin natin guys is thin-walled pressure vessels. So sa thin-walled pressure vessels, dito kinoconsider natin na ang ratio ng thickness sa internal diameter ay dapat less than 0.07. Okay? Kailangan given sa problem ang thickness at ang internal diameter upang pag ni-ratio mo sila, pag mas mababa sila sa 0.07, masasabi mong thin-walled. Kung hindi naman ito gagawin, maaaring sasabihin na lang sa problem na thin-walled pressure vessel ang binibigay or kailangang hanapan ng pressure or stress. Okay? Unahin natin guys patungkol sa cylindrical thin-walled pressure vessel. So consider natin cylindrical thin-walled pressure vessel. Meron kang internal diameter. Okay? Meron kang thickness. So alam naman natin na nagkakaroon ng thickness kapag merong internal diameter at outside diameter. So yung outside, understood na yan na dito yan. Yung pinaka-outer surface niya. Internal or inside diameter is yung nasa loob. Since may thickness ka, may stress na nag-a-arise dyan dahil may fluid na nasa loob. Maaring gas or liquid. So meron tayong dalawang stress na nag-a-arise sa ating pressure vessel. Specifically cylindrical, we have the S sub L or tinatawag nating longitudinal stress. And S sub T, which is tangential stress. So, formula for tangential stress is we have S sub T is equals to P sub I times D sub I over 2 times T. Okay? P sub I, internal pressure, binibigay yan sa problem. Kadalasan. Yung D sub I is internal diameter. Sa ibang formula na ginagamit ng review centers, D na malaki yan. Pero parehas lang naman yan guys kasi internal diameter lang yan. Yung T is thickness. Okay? Or equal siya sa P sub I times D sub I over 2 times T times E. Yung E is efficiency. So may note tayo, assume 100% efficiency if not mentioned in the problem. Kung hindi binanggit sa problem yung efficiency ng iyong pressure vessel, guys, we have to assume 100%. Okay? Kaya, pwede mong typically gamitin ito kung walang efficiency binigay. So, next naman is S sub L or longitudinal stress. We have S sub L is equals to P sub I times D sub I over 4 times T times E. Okay? Ganun ulit. P sub I internal pressure. D sub I internal diameter. Yung denominator, 4 naman. Times thickness ulit times efficiency. So, ganun ulit. Assume 100% efficiency if not mentioned in the problem. Kaya, pwede yung ganito. So, yung S sub T, maaaring tawagin siya as circumferential, hoop, girth, or maximum stress. Binabanggit po sa problem yan. Kapag itong mga to, ang tinatanong,
Assume natin agad na S sub T yun. Okay? Pares lang po sila dito. So, itong S sub T tsaka S sub L ng mga formulas, naggaling sila sa formula na stress. Okay? Diba ang stress is equals to F over A times R or A sub R, which is force over area resisting. Okay? And ginamit din yung formula ng pressure, which is force over area. Area of application. Okay? So, ganun lang kasimple. Hindi na natin masyadong papahabaan yung paliwanag nito. Nadako tayo sa solving. Pero bago yon, pakilala ko sa inyo yung isa pang pressure vessel natin, which is ang spherical. So, spherical naman, syempre, alam nyo na, shape niya is pabilog siya. Meron ka ding internal diameter, hindi sub I mo. Okay? Tapos, meron kang thickness syempre kasi meron kang outside diameter. Meron ka ring S sub L or longitudinal stress. And meron kang S sub T. Okay? So, formula for spherical pressure vessels. Okay? We have S sub S. Guys, specific binabanggit sa problem kung spherical. Okay? Kapag ito ang naging problem, ito kaagad sa formula na to na S sub S is equals to PI o P sub I times D sub I over 4 times TE. Okay? So, simple ito lang ginagamit. So, sige, mag-solve tayo ng following problems upang mas maunawaan ninyo kung paano nga ba ginagamit ang mga formula na to sa bawat problem na nag-a-arise sa exams, especially sa board exam under strength of materials or machine design. Problem number 1, we have a thin-walled cylinder is 15 inches in diameter. The internal fluid in pressure in the cylinder is 150 psi. The wall thickness is 0.125 inches. Find the induced stress in the cylinder wall. So, induced stress is, ano nga bang hinihingi pag induced stress? So, induced stress is so-called tangential stress. So, let's solve. Solution. Formula for tangential stress, thin-walled cylinder, hindi mo na kailangan magkaroon ng ratio na T over D sub I. Diba? Sinabi na na thin-walled cylinder. Solution, S sub T is equals to P sub I times D sub I over 2 times T times E. Okay? So, substitute, internal pressure, 150 psi. So, internal diameter, 15 inches over 2 times thickness mo, 0.125 inches. Tapos, efficiency mo, syempre, assume mo, 100%. Okay? Magka-cancel dyan, inches. Matira PSI. So, let's solve for this para makuha ang tangential stress or induced stress. So, ang sagot po is 9,000. PSI. So, this is our final answer for problem number 1. The induced stress is 9,000 PSI. So, we go to problem number 2. Problem number 2, we have, with the present water interruptions prevailing in Metro Manila, you have been asked to design an upright cylindrical water tank 6 meter in diameter and 6 meters high, vented and to be filled completely with water. Determine the minimum thickness of the tank plate if the stress is limited to 40 megapascal. So, solution, guys, ang nare-require dito is yung thickness. So, anong formula ang gagamitin natin para makuha ang
thickness. So, syempre, doon pa rin tayo sa formula ng tangential stress. Sinabi dyan na cylindrical. So, P sub I times D sub I over 2TE. Since wala naman binanggit na efficiency, assume 100%. Okay? Substitute lang natin, hinihingi ang thickness. So, irekta na natin dito ng derivation. So, thickness is P sub I times D sub I over 2 times S sub T times E. Okay? Yan na yung formula for thickness. So, T P sub I mo, formula ng pressure. Guys, sabi dyan, water. Okay? Para makuha ang pressure ng water na nasa loob ng tank, balikan natin ang ating fluid mechanics. Diba? Ang formula ng pressure kapag sa liquid or water is gamma times height. So, gamma ng water times height ng water. Okay? Sinabi sa problem, 6 meters high. So, ibig sabihin, ito yung elevation ng iyong tubig. Okay? Tapos, syempre, alam mo na yung gamma ng water. Gamma ng water, 9.81 kilonewton per cubic meter. Okay? So, P sub I is 9.81 kilonewton per cubic meter times height ng water, 6 meters. Makuha mo ang pressure internal. Na 58.86. Diba nag-cancel to? May matira kang squared dito. Kaya magiging kilopascal yan. So ito, na P sub I mo, substitute mo dito. Okay? Magiging 58.86 kilopascals times internal diameter. What is your internal diameter? Sinabi, dyan na 6 meters. Okay? 6 meters over 2 times. Stress mo or tangential stress is 40 megapascal. Convert mo yung megapascal into kilopascals. Kaya mangyari dyan, magiging 40,000 kilopascal yan. Okay? Times efficiency, syempre, 100%. Wala nang binanggit sa problem kung ilan ang efficiency na nandun. Kaya 100% ang assume mo. So, ano magka-cancel out dyan? Kilopascals. Matira, meters. Pero sobrang laki ng unit na meters, gagawin nating millimeters para mas kapanipaniwala yung thickness. Okay? So, yan. Solve na natin. 58.86 times 6 over 2 times 40 times 1. Makuha mo dyan. Diba, yung meters, ito siya. 4.1, 4.4145 times 10 raised to negative 3 meters times 1 meter 1,000 mm. Times 1,000 mo to, lalabas is yung thickness mo 4.41 mm. So, ito yung sagot mo. Ngayon, bakit tayo nag-come up kaagad sa formula na ganito? Diba, hindi naman sinabi kung thin-walled or thick-walled. Guys, lagi sa problem, kahit hindi banggitin, kung thin-walled or thick-walled, always lagi natin i-assume na thin-walled yung pressure vessel na tinutukoy sa problem. At kung gusto nating manigurado, gamitin natin yung formula na T over internal diameter na dapat mas mababa siya sa
0.07. Okay? Para masabing tin wall yun. So, syempre, siguraduhin na natin na tin wall nga ba. Check natin. So, T over D sub I dapat is mas mababa sa 0.07. So, thickness mo na nakuha 4.41 mm. Internal diameter mo is 6,000 mm. Kasi 6 meters kinonvert sa mm, 6,000. So, nag-cancel. Check natin. So, yan. Kunin natin. Nalabas dyan. 0.000735. So, ibig sabihin, mas mababa pa rin siya sa 0.07. Therefore, tamang assume natin na ito ay tin walled. Okay? So, that's the answer for problem number 2. Okay? We go to problem number 3. So, problem number 3, we have a steel cylindrical air receiver with 5 feet diameter and pressure load of 180 psi, design stress of 9,500 psi maximum. The pressure vessel is to be provided with 1.5 diameter drain valve installed at the top of the vessel and safety pressure relief valve installed either at the topmost or at the side with pop-out rating of 200 psi. Assume a 100% weld joint efficiency. The lap welding tensile strength is 65,000 psi. Determine the bursting pressure of this air receiver. So, solution for this, we have first need to assume na ito is tin walled. So, assume tin walled. Okay, so since nag-assume na tayo na tin walled, gamitin natin guys ang formula ng tangential stress ng tin walled pressure vessel na P sub I times D sub I over 2 times thickness times efficiency. Okay? So, may binigay dyan na design stress na 9,500 psi maximum. Okay? So, yun ang gagamitin natin tangential stress niya. Dito muna sa part na to. So, 9,500 psi is equals to yung pressure na binigay is 180 psi. So, internal diameter is 5 feet. So, this over 2 times thickness, yun po yung wala. As efficiency, siyempre, assume natin na 100%. Okay? So, dito kukunin muna natin yung thickness. So, solving for thickness, siyempre, mangyari dyan, pupunta to dito, ito bababa lang. So, mano-mano natin na isulat 180 psi times 5 feet over 2 times 9,500 psi, okay, times 100%. So, mag-cancel out psi, matira feet. So, thickness is 0.047 feet. So, check natin kung tama ba yung assume natin na tin walled siya. So, check if
Kasi diba nag-assume lang tayo kanina na thin-walled siya. So dito, check na natin kung tama ba yun na thin-walled. So T over internal diameter, dapat mas mababa sa 0.07. Okay? So, substitute 0.047 feet over internal diameter na 5 feet. Cancel out feet. Dapat mas mababa sa 0.07. So, tingnan natin. Lumabas is 0.0094. Tama, di ba? Ang ating assume na ito ay thin-walled. Ngayon guys, ang tanong sa problem, determine the bursting pressure. So, bursting pressure guys, may kaugnayan na yan sa kanyang design. Okay? Yun yung pressure na kung saan kaya niyang i-withstand yung sa magkakaroon ng instances na mag-burst yung fluid na nandun sa loob. Di ba? May mga pressure relief valve kasi yung ano, air receiver na yan or pressure vessel. Since may nagbi-build up na pressure doon at nagagamit mo naman yung pressure relief valve mo, therefore, dito, as we design a cylindrical air receiver or pressure vessel na kagaya nito, is dapat meron tayong tinitingnan na standard or kinocompute upang malaman natin kung hanggang saan yung kaya niyang i-withstand na bursting pressure. Okay? So, ito yung hinihingi dito sa problem. So, paano ba siya i-solve? So, tingnan natin. Ito ang solution para doon. So, syempre, diba, may stress tayo ng tensile. So, stress ng tensile, guys, binigay. Yun yung patungkol sa lap welding. Siyempre, malamang, winweldingan yung parte ng cylindrical pressure vessel mo upang maging enclosed siya. Kailangan yung lap welding na yun. Okay? So, since meron kang stress doon na binigay, consider mo yun, gagamitin mo dun yung bursting pressure na P bursting. Tapos, consider mo yung internal diameter, divide mo sa 2 times T times E. So, therefore, kinonsider natin pa rin ang thin-walled kasi nakita na nga natin kanina, nasolve na natin na thin-walled ito. So, therefore, as we go through, considering naman bursting pressure tsaka tensile stress ng iyong lap welding. Therefore, tuloy-tuloy na natin to. Ito sa formula na to. Substitute, di ba binigay? 65,000 PSI. Yung P bursting ang hinahanap. Okay? Tapos, syempre, internal diameter mo, 5 feet pa rin. Hindi nagbago yon. Over 2 times thickness mo na nakuha kanina is 0.047. Okay? Feet. Tapos, efficiency mo 100%. So, yan, di ba? Makuha mo dyan yung bursting pressure. Okay? Kaya, para makuha yan, itong mga to, multiply dito and divide mo sa 5 feet. Pakita ko na lang din, isulat ko. So, P bursting is equals to 65,000 PSI times 2 times 0.047 feet times 100% over 5 feet. Mag-cancel feet. So, let's solve.
65,000 times 2 times 0.047 times 100% divided by 5. Makuha mo dyan is 1,222 PSI. Okay? Nakuha natin yung sagot. Pero meron pang isang solution na pwede para makuha ang P bursting. So, diba, ito yung sagot natin. Gawin din natin isang solution. Ito guys, yung alternative solution for finding P bursting or bursting pressure. Okay? Magkaroon ka ng ratio and proportion. So, or ang gawin mo, ratio ng design stress sa internal pressure. So, S sub D or design stress over internal pressure is equals to syempre tensile stress ng lap welding mo divided by P bursting na nag-act. Okay? Upang ma-withstand na maaring i-withstand lang yung lap welding yung P bursting na yon. So therefore, ratio sila, meron ka naman na nito, meron ka nito, at meron ka nitong value, makuha mo to. Okay? So let's substitute. Design stress na binigay is 9,500 PSI. Okay? And then, yung internal pressure is 180 PSI equals tensile strength ng iyong lap welding is 65,000 PSI. Miningi P bursting. So, mag-cancel lang to. Diba? Aangat ito. Yung ratio nito, bababa dito. Kaya, ang P bursting mo, as we go through, is 1,231.6 PSI. So, pansinin nyo guys, halos magkalapit lang sila. Okay? Sa board exam guys, since multiple choice, pipiliin nyo yung pinakamalapit sa kanila. Okay? So, sa problem na kasi ito guys, ito, look spam kasi ito. Kadalasan lumalabas sa board exam ito. So, pag nakita nyo to, kung nahihirapan man kayo mag-solve at mamili ng tamang sagot, pag nilook spam nyo, dapat, syempre, iliin nyo malapit sa kanila. So, since ang pinakamalapit sa kanila ay talagang makukuha mo, therefore, pumili ka na lang ng solution na nararapat. Pero para sa akin guys, mas accurate yung mag-ratio proportion ka na lang. Pwede ka naman gumamit din ng PI D sub I over 2TE at pwede rin naman ratio proportion. It's up to you guys. Okay? So let's solve for the next problem. Problem number 4. Problem number 4, we have compression ring is to be used at the junction of a conical head and shell. Determine the required area of the compression ring if the pressure is 50 psi and the stress is 13,750 psi. Assume efficiency of joint is 80%. So dito may binigay na efficiency. Okay? 80%. So let's solve. Sabi, conical head and shell. So, ano natin? Illustrate natin. For example, na nasa ano ka, nasa top view ka ng conical head and shell na yan na sinasabi, drawing mo. Sensya na di pantay. Diba? Ito yung body niya. Then yung dulo niya,
is ito. Conical head and shell. So, therefore, meron kang thickness na nag-act doon sa conical head and shell na yun. Therefore, project mo to para makuha mo yung mismong illustration niya. So, nag-project ka. Project mo to. Project mo to. Project mo to. And then, drawing mo na. Ito na yan. Okay? Sensya na, di perfect yung bilog. So, makuha mo na ngayon yung thickness dyan. Magkakamap ka na ng thickness. At meron ka na ring internal diameter. So, internal diameter, ito yon. So, thickness din yung baba. Tapos, outside diameter mo syempre yung kabuuan. Okay? Ganun lang siya kasimple. So, dito, outside diameter is, alam naman natin na internal diameter lang naman siya na inad mo sa dalawang thickness. Nakikita naman natin yan. Okay? And then, dito, syempre, area ng ring is pi over 4 d squared minus d squared. Since ito ay hollow. Okay? Ganun po ang area na kinukuha kapag meron kang internal diameter at outside diameter. Okay? So, from, o solution na natin to. So, from, tangential stress is equals to P times I times D sub I over 2 times thickness times efficiency. Itong thickness, guys, na nandito, sa natin siya pwedeng makuha ng formula dito. Okay? Since conical head and shell siya, so hollow yan. May binigay kasi na outside. So, gusto mong kunin yung thickness, ilapat mo muna yung formula ng thickness dito. Okay? Paano makuha ang thickness? Pag involved to, derive natin. So, we have DO minus DI, okay, over 2. Yun po ang formula ng thickness na nanggaling dito kapag involved ang outside diameter. Okay? So, ito, lapat natin dito. Kaya mangyari dyan, P sub I times D sub I over 2 times D sub O minus D sub I over 2 times E. Yan ang formula na ating gagamitin. Okay? Then next, anong gagawin? Substitute na natin. Okay? Yung mga given values. So, sabi, stress is 13,750. So, ito ang ating tangential stress. So, 13,750. Okay? Neglect muna natin yung units. It's equals to internal pressure is 50 PSI. So, neglecting units again. Tapos, dito, walang binanggit na internal diameter. Ang gawin natin, disabay lang natin yan. Over 2 times DO minus DI over 2. Mag-cancel yung 2. So, mangyari dyan, DO minus DI yan. Diba? Kasi wala rin namang DO. Tapos, lagay mo yung efficiency na 80%. So, ganyan yan, di ba?
From this, magkakamap tayo sa relationship ng D sub O tsaka D sub I. So, pag sinipsolve nyo yan, guys, ang mangyayari dyan, ang magiging relationship ng D sub O sa D sub I mo ay, sa D sub O, meron kang 1.004545 ng internal diameter. Okay? Dapat magkakamap kayo dito. Since, guys, ang hinihingi is required area, binigay ko na yung formula na A sub R is equals to pi over 4 D squared o D sub O squared minus D sub I squared. So, gagawin natin, isubstitute natin itong relationship na to doon sa formula ng A sub R. So, A sub R, tingnan kung paano sinod. Pi over 4 multiplied by, so diba, ito yung D squared na to, DO yan. Itong D na maliit, naka-squared, D sub I yan. Okay? So, itong DO na to, substitute dito, ipalit. Magiging 1.004545 DI squared. Sabi, minus DI squared. So, copy mo lang. And then, since pares naman ang DI squared dyan, mangyari is, magko-common factor na lang. At, imumultiply mo sa quantity nito at ito. Okay? Kaya, kapag sinolve nyo yan, guys, dapat magkakamap kayo sa kasagutan na ang area mo or required area is 0.00715 D squared. Okay? Again, we have the relationship of involved ng internal diameter. So, ito ang ating sagutan. 0.00715 or 715 DI squared or internal diameter squared. So, ganun lang pala kasimple mag-solve ng following problem sa thin walled pressure vessels. So, dito na tayo guys sa pinaka-last problem ng ating topic na ito under pressure vessels sa thin walled. Okay? So, masahin natin ang last problem. Number 5, a spherical shell of 1.8 meters of outside diameter and 1.725 meters inside diameter at a pressure of 10.4 megapascal. Compute the stress in the shell. So, napaka simple lang ng problem na to. So, solution, again, we have given thickness is 'yung binigay na thickness, 'di ba? So, kunin ulit natin ang thickness. So, thickness is outside diameter minus inside diameter over 2. So, thickness is D sub O natin is 1.8, neglecting units muna tayo, minus internal 1.725 over 2. So, thickness mo is 0.0375 meters. Okay? Check natin guys kung siya ay thin walled nga ba. So, in order for us to know if thin walled ba ito, we have the ratio again ng thickness over internal diameter. Dapat mas mababa sa 0.07. Okay? Kaya, mangyari, yung thickness mo is 0.0375 meters over internal diameter 1.725 meters. Cancel out. Check natin.
Sagot is 0.022. Mas mababa pa rin siya sa 0.07. So therefore, ito ay thin-walled. So since alam na natin na thin-walled siya, niya is compute the stress. Yung tangential stress. So tangential stress, spherical guys ha, spherical. Formula, P sub I times D sub I over 4 T times E. Okay, itong formula for spherical. Tangential stress, di ba? Ng spherical pressure vessel. Next, substitute. P sub I mo is 10.4 megapascals. Okay. Multiplied by internal diameter na binigay. 1.725 meters divided by 4 times thickness na 0.0375 meters. Efficiency, assume natin again 100%. Okay, cancel out meters, matira megapascals. So S sub T is okay, 10.4 kuha mo is 119.6 megapascals. Okay? So, napakasimple lang palang mag-solve ng mga following problems regarding thin-walled pressure vessels. Okay? So, kung kayo nahihirapan, practice pa ng maigi, alamin yung mga concept ng formulas para kayo ay makasunod sa tamang pagsusolve. Next video to be uploaded will be thick-walled pressure vessels. Okay? Maraming salamat sa panonood and don't forget again to subscribe to my channel. I'm Engineer Jom Digia at nawa may natutunan kayo sa ating pinag-aralan for today at sinolve na problem regarding thin-walled pressure vessels. Abangan ang aking next video. Maraming salamat sa panonood. God bless us all.